Hi guys, this is Brandre Bienes and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Dahil nagsisimula na ang NCAA at PBA 3x3 at malapit na rin magsimula ang UAAP, ay saktong gumawa na uli ng bagong big board para ma-update tayo sa current ranking at stock ng ating mga prospects. Pero bago natin simulan yan, ay ipapakita po muna namin ang mga muntik nang makapasok sa ating top 60. Sa rank 60 ay ang 6'8 center na si Darwish Bideri. Sa rank 59 ay ang 5'7 point guard na si Paul De La Cruz. Sa rank 58 ay ang 5'11 shooting guard na si Kit Jimenez. Sa rank 57 ay ang 6'2 small forward na si Juju Bautista. Sa rank 56 ay ang 6'2 small forward na si Tonton Peralta. Sa rank 55 ay ang 6'2 small forward na si Jeff Egan. Naging malaking impact ang toughness ni Jeff last NCAA season kung bakit nakarating sila sa Final Four. Pero this upcoming season ay need niya mas maging well-rounded ang laro upang tumaas pa ang kanyang drop stock. Sa rank 54 ay ang 5'11 point guard na si Ichi Altamirano. Ibang baste ang napanood natin sa last PBA D-League season. Kitang-kita na mas malakas compare last NCAA season. Malaking bagay dyan ang leadership ni Ichi na expect natin madadala niya sa kanyang final year sa Stag. Sa rank 53 ay 6'5 power forward na si Dennis Santos. Sa rank 52 ay 6'5 power forward na si Brian Santos. Sa rank 51 ay 5'11 shooting guard na si Lawrence Victoria. Solid naman ang season ni Lawrence ngayon sa MPBL. Pero para mapansin pa siya, ay need niyang maipasok ng malayo ang results sa playoffs. Sa rank 50 ay 5'11 shooting guard na si Jordan Santa Ana. Dati pa man ay kilala na si Jordan sa kanyang slashing at pinakita niya yan sa last NCAA season. Patuloy patataas ang stock niya once mas ma-improve niya ang kanyang outside shooting. Sa rank 49 ay 5'10 shooting guard na si Jason Celis. Napaganda talaga ang desisyon ni Jason na mag-transfer from Eletran to JRU. Dahil sa unang season niya pa lang sa Heavy Bombers ay siya na ang naging scoring leader at nagpanalo ng ilang games last NCAA season. Sa rank 48 ay 5'11 point guard na si JB Gallego. Napatunayan din ni JB na kahit sa winning team ay kaya niya pa rin maging instant scorer. Bukod pa dyan ay naipakita niya din sa San Beda ang pagiging clutch. Sa rank 47 ay 6'4 power forward na si Donachea. Sa rank 46 ay 6'3 small forward na si Noah Webb. Sa rank 45 ay 6'5 power forward na si Ray Bienes. Sa rank 44 ay 6'4 power forward na si Zach Wang. Sa rank 43 ay 6-foot shooting guard na si Patrick Jameson. At last ay makikita na maglaro sa Pinas ang NCAA Division 1 school caliber shooter na si Patrick para sa Northport sa PBA 3x3. Kung sakaling maging siya ang best shooter sa buong 3x3 league, ay di na ako magugulat kung mapick siya sa second round. Sa rank 42 ay 6'2 small forward na si Imaurin. Bilang go-to guy ng per plus NCAA season ay binuhat niya ito sa Final Four. Magiging surefire second rounder na siya kung maduduplicate o mahihigitan niya pa ito sa current NCAA season. Sa rank 41 ay 6'1 shooting guard na si Joseph Nunat. Sa rank 40 ay 5'10 shooting guard na si Jolo Mendoza. Nagkaroon naman ng decent last season sa Ateneo si Jolo. Pero mas efficient pa ang shooting niya ngayon sa MPBL na malaking bagay para tumaas pa ang stock niya. Sa rank 39 ay ang 6'6 center na si Jay Boygob. Kahit sa MPBL ay naipapakita pa rin niya ang kakayahan mag-contribute. Pero mas lalabas ang laro niya kung mapupunta siya sa isang team
na may magandang sistema para sa isang big man. Sa rank 38 ay ang 5'9 point guard na si Tommy Olivario. Kahit bilang second unit point guard ay si Tommy pa din ang naging main facilitator ng Knights na naging malaking tulong sa kanilang back-to-back NCAA championship. Mas tataas ang stock niya kung makukuha nila ang three-peat this season. Sa rank 37 ay 6'4 power forward na si J-Boy Solis. Sa rank 36 ay ang 6'3 small forward na si John Lloyd Clemente. Malaking bagay ang pagkaka-MVP ni JLC sa Phil Oil preseason para bumalik ang confidence niya. Kahit expect natin na talagang tataas ang stock niya this upcoming UAAP season. Sa rank 35 ay 6'3 small forward na si James Spencer. Malaki ang tinaas ang stock ni James dahil sa mga clutch plays niya last UAAP season. Mas tataas pa ang stock niya kung magiging regular starter na siya ng Fighting Maroons sa next UAAP season. Sa rank 34 ay ang 5'11 point guard na si Joshua Pontanilla. Hindi masyado flashy si Josh sa MPBL, kahit napaganda na bumalik siya sa D-League, kung saan natutulungan niya ang St. Clair makapasok sa semis. Sa rank 33 ay ang 6'6 center na si Dane Contapay. Malaki ang tinaas ang stock ng mga center sa NCAA nang nawala ang mga imports. Isa dun si Damien na mas naipakita ang rebounding at outside shooting niya sa last NCAA season. Sa rank 32 ay 6'1 point guard na si Ralph Enuela. Kakauna-unang season pa lang ni Ralph ay naging solid contributor at playmaker na siya para sa Red Lions. Bukod pa dyan ay siya din ang regular starting point guard na San Vega. Sa rank 31 ay ang 6'8 center na si Luis Regal. Sa rank 30 ay 6'2 shooting guard na si Brent Paraiso. Malaking butas talaga ang iniwan ni Abando sa letran. Pero kung matutulungan ni Brent ang Knights makuha ang 3-peat bilang main wing player nito, ay di na ako magugulat kung makuha siya sa early second round. Sa rank 29 ay 6'5 power forward na si Matthew Daves. At last ay napasama na si Daves sa main rotation ni Coach Tab. Pero kung siya na ang magiging starting power forward ng Ateneo sa next UAAP season, ay malaki talaga ang itataas pa ng stock niya. Sa rank 28 ay 6'7 center na si Christian Bunag. Medyo hindi magandang desisyon ang pag-skip ni Christian sa kanyang final season sa NCAA, lalo pa't nakapasok ito sa finals. Pero may chance siya pataasin pa rin ang stock niya sa MPBL. Sa rank 27 ay 6'4 power forward na si Arvin Gamboa. Sa last NCAA season pa lang ay naipakita na ni Arvin ang kanyang inside and outside game at malaking bagay siya kung bakit nakapasok sila sa finals. Pero kung matutulungan niya na this season makuha ng Cardinals ang kampiyonato, ay baka kahit sa early second round ay makuha na siya. Sa rank 26 ay 6'5 power forward na si JB Bayo. Nakuha din ni JB ang starting power forward spot ng Red Lions last NCAA season at naging regular contributor nito sa ilalim. Pero kung matutulungan niya ito makuha ang kampiyonato this season, ay malaki ang itataas pa ng draft stock niya. Sa rank 25 ay 6'5 small forward na si AJ Benson. Kahit sa kanyang one and done season lang sa Binil ay naipakita niya na kahit may size at height siya ng isang big man, ay may decent slashing at outside shooting siya ng isang wing player na talagang pag-iinteresan ng ilang PBA teams. Sa rank 24 ay 6'3 small forward na si Sherwin Concepcion. Grabe ang tinaas ng stock ni Sherwin dahil maliban sa pagkaka-invite sa kanya ng Gilas at pagkaka-champion sa UAAP 3x3 at pagkuha din niya ng finals MVP dito, ay naging well-rounded na ang laro niya sa PBA D-League. Mas tataas pa yan kung maipapasok niya sa Final 4 ang UST sa kanyang final season sa UAAP. Sa rank 23 ay 6-foot shooting guard na si BJ Andrade. Si BJ na siguro ang most improved player ng Blue Eagles sa season. Lalong tataas ang draft stock niya kung matutulungan niya ang Ateneo maibalik ang kampiyonato bilang starting shooting guard ng Ateneo. Sa rank 22 ay ang 5'11 point guard na si Franio. Last draft pa lang ay medyo PBA ready na si Fran. Pero dahil sa paglalaro sa iba't ibang amateur leagues at pagka back-to-back champion sa letran, ay talagang naging PBA ready na siya. Sa rank 21 ay ang 6-foot shooting guard na si DJ Mitchell. Si DJ na siguro ang pinaka-aabang one and done prospect sa UAAP ngayon dahil rin ito sa pagiging legitimate outside shooter niya sa isang NCAA US Division 1 school. Kung matutulungan niya lang mag-champion ng Lasal sa upcoming UAAP season, ay most likely maging first rounder na siya. Sa rank 20 ay 6'6 center na si Henry Galinato. Dominante si Henry sa ilang preseason games ng UP. Kahit kung madadala niya ang ganitong performance sa UAAP, ay posibleng mapick siya kahit sa late first round. Sa rank 19 ay 6'4 small forward na si Rafi Berano. Unfortunately, ay di nag-champion ng Blue Eagles sa final year ni Rafi.
Pero ngayon na maglalaro siya sa PBA 3x3 team para sa San Miguel, ay may chance na siya pataasin pa ang stock niya. Sa rank 89, 6'9 center na si Matt Aquino. Kahit sabihin natin, wala halos playing time si Matt sa Japan B-League, ay malaking experience pa din ito na magagamit niya once maglaro na siya sa PBA. Sa rank 17 ay yung 6'1 shooting guard na si Deshaun Winston. Isang season pa lang ang nalalaro ni Shawnee sa UAAP, pero marami na agad na nakapansin ang kanyang high basketball IQ at court savviness. Pero tumaas pa ang stock niya dahil sa last PBA D-League Aspirants Cup ay naging malaking bagay siya kung bakit nila nakuha ang kampiyonato. Sa rank 16 ay yung 6'4 power forward na si Warren Bonifacio. Grabe din ang laki ng tinaas ng stock ni Warren dahil sa laki ng in-improve ng kanyang physical game. Lalong tumaas pa yan dahil kahit siya ay undersized sa center position sa NCAA ay nakakasabay siya sa mga gaya nila Justin Arana at Jeong Bohol. Mas tataas pa yan kung mabubuhat niya at mapagkakampiyon niya ang Cardinals this NCAA season. Sa rank 59, 6'8 power forward na si Kit Datu. Kung nakasali na sana si Kit sa last draft, ay surefire first rounder na siya. Pero may chance pa siya, mas solidify yung pagiging surefire first rounder kung madodominate niya ang PBA 3x3. Sa rank 49, 6'2 shooting guard na si James Kwekutay. Maganda naman ang nilaro ni James sa last NCAA season. Pero dahil di sila nakapasok sa finals, ay di masyado tumakas ang stock niya. Pero kung mapag-champion niya ang Beda next season, ay malamang kahit sa mid-first round ay makuha na siya. Sa rank 39, 6'4 small forward na si Ken Tapin. Medyo matagal na di naglalaro sa Pinas si Ken. Pero kung sakaling sumali na siya next draft, ay malabong palagpasin pa din siya ng mga PBA team sa first round dahil rin sa kanyang experience sa NBA New Zealand. Sa rank 12 ay yung 6'9 center na si Brandon Bates. 3 years na nawaw simula nung huling naglaro si Brandon sa Pilipinas. Pero ngayon na bumalik na siya para maglaro sa PBA 3x3 ay mas mapapataas pa niya ang kanyang draft stock at baka sa mid-first round ay makuha na siya. Sa rank 11 ay yung 6'9 center na si Kenmar Carreño. Di rin masyado nabigyan ng exposure si Kenmar sa B-League. Pero ngayon na naipakita niya na ang taas ng potensyal niya sa depensa sa PBA D-League para sa marinerong Pilipino ay talagang tataas ang kanyang drafts. Sa rank 10 ay 6'6 power forward na si Will Gosun. Napaganda talaga ang desisyon ni Will ng paglipat sa Binil. Dahil sa unang season pa lang dito ay naging part na siya ng Mythical 5 na NCAA. Sa rank 9 ay 6'3 small forward na si Justin Butang. Last draft pa lang ay PBA ready na si Justin at baka nakuha pa sa top 5 pick. Pero kahit malalim ang magiging susunod na draft, ay surefire first rounder pa din siya dahil sa laki ng tinaas ng value niya sa pagkaka-MVP sa PhilBasket. Sinama pa din namin siya sa list na to dahil one season pa lang ang sinay niya sa KBL at malaki pa din ang chance sumali siya na next draft. Sa rank 8 ay 6'1 shooting guard na si Richie Rivero. Nakabawi si Richie sa last UAAP season dahil bukod sa nakuha nila ang kampiyonato ay isa rin siya sa naging key players nito. Sa rank 7 ay 6'1 point guard na si Juan Gomez de Liano. Hindi masyado maganda ang kinantungan ng Japan B-League team ni Juan. Pero this PBA D-League Conference ay malaking tinaas ng stock niya dahil sa pagkaka-MVP sa Aspirants Cup. At most likely ay top 5 pick na siya next draft. Sa rank 6 ay 6'6 small forward na si Kobe Paras. Kakasign lang uli ni Kobe sa isang Japan B-League team. Kaya't kung dito ay makakabawi siya at tutulungan niya ito maging winning team, ay pwede na siya i-consider as a top 3 pick sa next draft. Sa rank 5 ay 6'6 power forward na si Xavier Lucero. Sa unang season pa lang ni Sab sa UP ay nag-ingay na agad ang pangalan niya dahil sa mga hustle plays at highlight reels. Isama mo pa na isa sa main reason ang mga energy plays niya kung bakit nila nakuha ang kampiyonato. At kung mababack to back nila yan, ay di na ako magtataka kung i-consider na din siya sa top 8. Sa rank 4 ay 6'2 shooting guard na si Renzo Bando. Sa UST pala ay kinoconsider na siya as a future star. Pero ngayon na napag-champion niya ang Letran at siya din ang NCAA season MVP, ay mahirap na siyang palagpasin sa top 5 pick. Nasama din namin siya sa list na to dahil one season lang din ang sinay niya sa KBL. Sa rank 3 ay 6'7 center na si Justin Baltasar. Kung sumali na si Balti sa last draft, ay sure part top 3 pick na siya. Pero kung patuloy pa mag-i-improve ang overall game niya sa Japan, ay dapat talaga i-consider na din siya sa top pick next draft. Sa rank 2 ay 6'2 shooting guard na si Cedric Bearfield. Gaya ni Balti ay sure part top 3 pick na din sana si Cedric sa last draft. Kundi lang siya na disqualified. Pero kung makakasali na siya next draft, ay sure part top 3 pick pa rin siya. At ang top prospect pa rin natin ay ang 6'5 small forward na si Dwight Ramos. Si Dwight na siguro ang masasabi kong most consistent na hindi PBA player sa Gilas. Kahit kung magpapatuloy ito, ay talagang magiging unanimous choice na siya as a first overall pick once sumali na siya sa next draft. Marami pang pwede mabago dito once mag-start na ang UAAP.
Kahit i-update natin every time may mga prospects na tumataas ang stock. Hanggang sa susunod na lang mga ka-drop room.